Ang mga bata raw, palagi may tanong. Yan, pero ngayon, patutunayan nila marami rin silang baong nasagot. Ang tanong ng mga matatanda, sasagutin ng mga bata, kaya't ang inyong problema, so solusyonan dito lang sa... Payong Paslit! Payong Paslit! Nag-usap-usap po kami. Eto na! Nakapasok na po ang LPA sa ating studio. Si Leanne yan, si Paopao at Angelica. Hindi weather, ha? Ito yung mga batang UH. Good morning, kids! Good morning, Tito Igan! At good morning sa inyo, mga kapuso! Ang mga problema naming matatanda, masosolusyonan nyo kaya? May kapuso tayo mula sa Santa Maria, Pangasinan. Si Nanay Mary Joy Sarmiento. May apat siyang anak. May problema daw si Nanay. Baka matulungan natin. Nanay, anong problema? Love! Good morning, Igan. Good morning, mga batang UH. Morning! Paopao, Leanne, and Angel. Good morning po! Gusto ko lang sanang makahingi ng payo. Mababa ang grades ng anak ko sa school. Ano bang mga pwede kong gawin para mag-excel siya at maingan yung mag-aral ng mabuti? Ala ko. Teka, Nanay. Ha? Alam ko maraming nakaka-relate sa problema na yan ni Nanay Mary Joy. So, unahin ko lang si Leanne. Naghihintay si Nanay Mary Joy. Anong payong paslit mo? Payong paslit po. Sabi nga po ng mga matatanda, ang pag-aaral ang hindi po mananakaw. At naniniwala po ako doon. Para po sa mga parents, dapat wag po kayong maging stricto pagdating sa mga grades. Alisin niyo po muna yung takot ng mga bata sa subjects. Naalala ko po tuloy yung kaklase ko. Takot po siya sa mga ibang subjects sa school. Kaya mabagsak po talaga yung grades niya doon. Kaya dapat alisin niyo po yung takot nila doon at sabihin niyo po na hindi naman po pala nakakatakot yung mga subjects at hindi naman po sila nananakit. Pagkatapos po noon, tulungan po natin sila mag-focus. Pwede sila mag-group study, yung mga kasama po nilang kids na naglalaro. At habang nag-aaral po sila, siguraduhin niyo po na wag na wag po sila may istorbo. Kaya, pansamantala, ilayo niyo po muna sa kanila yung mga computer at gadgets. At kapag nasa school naman po, ipaalala niyo po sa kanila na makinig ng mabuti sa teacher. At kayong mga parents, kapag may extra money po kayo, pwede naman po kayo kumuha ng tutor para mas mabantayan po yung mga kids sa pag-aaral nila. Okay, thank you, Leanne! Ito naman si Paopao. Anong payong paslit mo, Pao? Payong paslit po. Ang payong paslit ko po, alamin muna natin kung ano ang kung saan nahihirapan ang mga batang kagaya namin. Pakinggan niyo po kaming kunyari po, di ba po, may problema po kami sa subject. Kailangan po, turuan niyo po kami doon. Hayaan niyo din po sila magpaliwanag. Baka kasi, hindi natin alam, nabubuli din po sila sa school. Di ba po? Kaya bumababa ang grades niya. Samahan niyo po sila mag-aral, ha? At ang kailangan niyo pong gawin, mag-banding po kayo. Para hindi po siya, paano ba to? Para hindi po siya matakot sa inyo. At tanungin niyo po siya kung ano po yung mga needs niya sa school. Para makatulong din po kayong mga mommies at daddies. Ayan. Payo ni Pao, pakinggan ang anak niyo, ha? Makinig. Baka hindi lang sa subject may problema, kundi sa paligid sa school, agay nung pambubuli. Okay, eto naman, payong paslit naman ni Angelica. Payong paslit po! Nakakalungkot naman po talaga sa ating mga magulang na makitang mababa po ang grades ng mga anak nila sa school. Kaya kailangan po natin silang kausapin o ipaliwanag po sa kanila na may halong pagmamahal. Kailangan po maintindihan ng bata ang kahalagahan ng edukasyon. At ito ay para sa kinabukasan po nila. Unang-una po, dapat po may disiplina po ang bata na hindi po muna mag-gadgets, mag-TV, o hindi po muna maglalaro habang hindi pa po tapos ang assignment. Pangalawa po, bilang magulang po, dapat po tinutulungan niyo po sila sa mga assignment na mahirap at tinutulungan niyo po sila sa mga lessons na mahirap para sa kanila.
Pangatlo po, kailangan niyo po rin ipaliwanag sa kanila na swerte po sila na nakapag-aral po sila sa school. Dahil hindi naman po kasi lahat ng bata ay binibigyan ng pagkakataon mag-aral kahit gustong-gusto nila to. Ayun. Tandaan mga bata. Hindi pa tapos. Tandaan. Tandaan mga bata, ang karunungan ay ang pinakamahalagang pamana ng iyong mga magulang. Ayan. Ay, salamat ha. Ipaunawa sana kahalaga ng pag-aaral. Ayan, yan sa payo ni Angelica. O, Nay, nakatulong ba ang payong paslit nila sa inyo? Ano pong medyo naiisip niyo na po para sa inyong anak na may mababang grades? Maraming salamat po mga batang paslit sa tulong ninyo at payo. Para po sa akin, ang nakatulong yung kay Angelica po, Igan. Na kailangan po may oras po lahat yung paggamit nila ng mga cellphones. Tapos turuan din sila o gabayan kung ano yung mga mahihirap na subjects nila. Kailangan tutukan po. Dahil sabi nga po ni Angelica, ang edukasyon po ang siyang tanging kayamanan lang po na maipapamana ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ayan. Pwede niyo pong hiramin si Angelica para sa inyong anak. Ay, maraming salamat, Nanay Mary Joy! Pero bago mataas ang lahat, siyempre may pa-surprise kami dahil alam niyo ba, belated happy birthday muna kay Paopao! Ayan, happy birthday, Paopao! Okay, ha? Wish, tapos i-blow mo yung candle kasi candle lang isa yun dyan. Ang wish ko po ay sana tumagal pa po itong show na to. Oo naman, 20 years nga eh. Ayan. Paopao, ha? Sa'yo, happy birthday, God bless! Thank you po! Kaya mga kapuso, hanggang sa susunod na... Payong Paslit!